nagsawa rin siya, dahil lahat na lang, nakukuha ko. Ang gusto ko ng bagong sakyan, may sakyan na naman ako. Yung mga ganun tao po, yun ang maunang, yun yung mga nagpapakamatay. No? So, kasi wala nang ibig sabihin ng buhay, walang ka-challenge-challenge. So, tayo na punta doon. Eh, kasi dapat tingnan natin kung ano yung pinagdadaan ng ibang tao. So, natutunan ko rin yung mga basto. So, yung mga member kami nun sa mga adventures. May naiyak-iyak pa ako eh, kasi sa church, napaka-ano niya eh. Napaka-stone niya. Alam yung place na niya. Pero minsan may napansin ako sa attitude niya, parang minsan, bigla bumabalik, ano gano'n. So, hindi ko alam pinagdadaanan niya. Nung nag-saturation ang banda sa kanila, nakita ko yung pinagdadaanan nila, yung tatay nila, yung pinipigilan silang mag-church, no? Tapos yung alaging bahay nila, talagang hindi naman sa nanglalay, pero talagang ano, talagang, wala. Depressed. Sabi ko, itong kapatid na to, pag nakita ko sa church to, napakastong. Ano ko yun? Actually, talagang nagbago. Nagbago ako nun. Kung nakikita ko lang nila, siyempre, sinapastong bahay na, may pala na to. Hindi ito pala mga Kristiyano. Hindi pala lahat. Yung iba doon, talagang pinanggalingan ay... Wala, hindi mo ma-imagine kung paano sila nagkasya doon eh. Hindi pa sila magkakapatid. So, nakakaano. Kasi nakaka-challenge. So, pag tinignan natin yung ano pa, ano may mga pwede natin tingnan about other people. Yan, mga kalagayan niya sa pamilya, kalagayan niya sa anak niya, yung barang gano'n. Hindi pa, challenge sa anak niya, problema. Okay? So, pag ginawa natin ito, magkakataon yung unity. Tapos nakita mo yung kahinaan niya, kalakasan mo, tapos yung kahinaan mo, kalakasan naman niya. So, magkakataon kayo ng, ano, kanina. Salamat. So, kanina, hindi pa lang, sa tayo, may walang idea, kasi hindi ko perform yung event. Eh, in-announce ko lang sa inyo, kayo pala yung mga gala. Alam niyo pala yun. So, magkakataon tayo ng, bandang ulit yung unity, okay? So, hindi, huwag ka maging selfish, at hindi ka maging selfish pag, ito naman yung tinitignan mo yung bagay. Ngayon, ito na po. Maturity takes having the mind of Christ. Kaya nung bandang uli dito, hindi tayo magulat dapat. Ang pinag-uusapan dito, yung mga sa church members. Sabi nyo, kailangan magkaisa tayo. Okay, okay mag-away. Okay mag-yabangan. Okay, mapangkumbaba kayo. Bandang uli, pinasok niya si Jesus. So, natataka ba kayong bakit? Dapat hindi. Kasi si Jesus ang ating pinaka-model. Kaya sabi nito, maturity takes having the mind of Christ. Kasi sinasabi kanina, one mind, like-minded. Kung hindi mind of Christ yung pinag-uusapan, hindi tayo kahit kailan magiging one mind. Kaya sabi mo, wala, gawin leader mo yun. Dapat ganito gawin natin lahat. Yung mga nasa likod, nag-iisip, yun pa talaga, duda sila. Kasi hindi, baka naisip mo lang yun eh. Diba? Sa ganun yun, yung mga pastor, yun ba? Kasi mga member, kasi ganyan ang background ni pastor, kaya iniisip mo, ganyan. Ngayon, anong pagkakaiba nun? Kung ang sinusunod natin, yung Bible. So, hindi mo pwedeng akusahan yung pastor, kaya mo naman gusto ganyan. Kasi naisip mo lang yan eh. Okay? Kaya ang galit sa baning, kasi siguro, nabiktima ka naman eh. Kung mga ganyan. Hindi. Kung pag tinignan sa Bible, yung pala sinasabi ng Bible, magkakaisa tayo, di ba? So, yun po yun. Maturity takes having the mind. Alamin natin pare-pareho ano bang iniisip ng Panginoon. Ano ba iniisip niya? So, pag in that way, hindi pwedeng akusahan yung kahit sino kasi ganyan ka lang. Hindi. Yun yung sinasabi ng Bible. Kung magkakaisa tayo sa sinasabi ng Bible, alam magkakaisa tayo. Naintindihan ba yun? So, nabanggit natin kanina, be humble. Kung si Jesus ay nagpaka-humble, dapat tayo din. So, minsan-minsan, nasabihan ka niya, mali ka. Okay? Ngayon sa amin minsan, may mga ano kasi na engineer eh. Sabi ni Pastor, hirap itong ngayon. Kasi alam nila, Pastor nila, hindi lang siya ito. Tapos, mayroong engineer. Yung mga bagay lang na sa pakasimple, naranasan ko yun kasi nagpapag-games ako. Yun naman yung pinapakilang pa yung rules. Aba, dapat hindi ganyan, dapat ganyan. Ito. Games na po ito. Okay. Hindi, matalino sa isang bagay,
Kaso sa ibang bagay nakalimutan, no? I-jet na i-balance out na itong mga kasama pala rin, hindi lahat tayo engineer, hindi tayo lahat ng pagtapos ng college. Nakalimutan. So hindi handball. Kung medyo tinitan lang ngayon na hindi naman ito lahat ano eh. No? At sabi doon, nabanggit na natin esteem others better than themselves, okay? Hindi tayo magtatapos. 1 Corinthians. And by the way, anong ginawa ni Jesus na talagang makikita natin na nagpakahapon siya? Hindi lang dito. Sa gospel. Diba? Yung ginawa niya, yung hinugasan niya yung mga paano. So yun yung madali lang. Subukan niyo dati. Mga manging isda yun. Diba? Babaho doon ng paano mo ngayon. Ganito kasi kayo, mga simento yung nilalakalan natin. Kaya sila, naglalakad sila ng malayong lugar, naka-sandals lang. So sabi nyo, according sa mga research, ay pambihira, babaho ng panon. Tapos, ikaw yung Panginoon, hinugasan mo. Yung mga panon mo na to. So, matayo pa, no? Ganun nagpakababa ang Panginoon. And therefore, ganun tayo dapat magkababa. Kung hindi man ganun, at least matuto tayo sa kung anong kababaan ang pinakita ng Panginoon. Okay, muna tayo dito sa 1 Corinthians 4. Medyo may magandang verse lang dito na example to ng mga apostle. 1 Corinthians 4. Kanina, ito yung example ng Panginoon. Ngayon, ito naman yung example ng mga taga-sunod ng Panginoon, mga apostol. Sabi dito, nakausap ni Paul, yung mga taga-Corinthians, sabi dito, Now we are full. It's been, busog pa kayo. Now you are rich, mayaman na kayo. We have reigned as kings without us. Sabi nito, kasi kaya alam nyo ba na yung mga natututo sa salita ng Diyos, yan yung pinagpapala. Alam nyo ba yun? Marami dyan, yung mga ngayon, binagamit lang din yung salita ng Diyos. Pero still, hindi natin may deny na kaya yumaman yung mga ibang bansa, Europe, the US. Kasi, una sila natutuan, natutuan ng Christianity. Napalad sila. Yung mga prinsipyo ng salita ng Diyos, na-apply nila. Lugi tayo, hindi natin mahahapon nyo. Eh, sabi dito ni Paul, kayo nga, yaman nyo na. Sabi doon, and I would to God that we did rain. Ano sabi doon? Gusto ko nga na kayo nga ay magmamuno. And I would to God that you did rain. Kasi ang kaligod ng Diyos, hindi naman na kayo pagpataasan yan sa mga member. Kaya sabi dito, that we also might rain with you. Okay? Pero yun yung parang, isama nyo lang kami, parang sa people. Kasi mayayama na itong mga ito eh. So, masaya sila kasi pinagpala sila dahil sa salita nila doon sa ministry ni Paul. Pero hindi naman kami kalimutan, parang sinasabi nyo gano'n. Kaya sabi nito, for I think that God had set forth us the apostles last. Sabi sabi nito. So, sabi ni Paul, sa palagay ko, kami, kaya kami ganito, na alipusta kami, okay? Kaya sa pagtinuloy niya pa yung sa tin, we are fools for Christ's sake. Okay? So parang laging kawawa yung mga lingkod ng Diyos. Bakit? Kasi nga sila yung unang nasasagasaan. Okay, may kinagalit na tayo kailangan dito. Nag-aaral tayo sa salita ng Diyos dito. May nagtanong dyan, ano ba tinuturo niyo sa mga mabali na naman? Ano gano'n? Ano tinuturo dyan? So kayo, hindi kayo ma-persecute. Diba? Pero yung pastor, siya yung unang persecute, di ba? Ah, yung ba sinabi ng pastor yun? Ako, itirahin yan. Okay? So, sabi dito, for I think that God has set us forth the apostles last, as it were appointed unto death. Tama ba yun? So yung mga kasama ni Paul, yung iba hinuhuli din, pero yung iba hindi. Kasi dahil siya yung pinaka-leader, so yun talagang titirahin, kung alam niyo yung kwento kay Paul, talaga sinunda siya ng mga utyo, yung mga paps. Alam mo, sinundan siya. Literal. No? Hindi na tapos yung galit nila.
kasi nga nag-principle against yung mga Hudyo nga, yung mga Christ. So ginawa sa kanya, inabangan siya, nagsumpa pa yun, hindi kami nakakaay pag hindi namin napatay si Paul. Ganon kagalit ang mga tapos. Kaya sabi dito, for we are made a spectacle of, unto the world, and to angels and to men. So ano sinasabi dito? Na yung ang Panginoon, nagpakababa siya, yung mga likod ng Diyos, nagpakababa sila. Ano gagawin natin dapat? Nagpakataas-taas tayo. Ano ba? Hindi. Gayahin natin. Na again, hindi naman ang pagtuturo sa atin ng Bible, hindi naman yung bigla-biglaan, di ba? Hinihintay kayong paano kayo mag-mature, ang ina-expect lang madala sa atin, attendance, mag-attend ka lang, makinig ka lang, i-process mo ng utang mo, isumpa mo sa Bible, kung tama ba yung sinasabi ng teacher. May pag nakita mo totoo, hindi sundin, kung hindi, umusapan natin. Dahil ako po, ayoko magkamali sa bagay na to, siyempre. Kahit konting mali, ayaw. Pinapaka-importante na yung siya mo tama. So kaya, yun na po yun. So paano tayo magkakaisa? Magpakababa tayo ng parang ng Panginoon, yung pakababa at mga apostoloy ng mga. Last na lang po na exhortation, verse, Psalms, may sabi sa Psalms 133 verse 1. So behold how good and pleasant it is for brethren to dwell in together in unity. Again, hindi po natin sinasabi dito ng lahat ng ano dyan. May ba sinasabi yung badin, you know? Hindi na maliligtas. Hindi sila makipag-isa sa atin. Hindi natin sinasabi lahat makipag-isa sa atin. Yun yung malaking diferensya sa sinasabi ng iba. Kaya yung iba kinukumpo pa yung salita ng Diyos. Okay? Ay, huwag mo ituro yan. Ay, huwag mo ituro yan kasi magagalit yung iba. Ganun yung iba, ang philosophy nila, mali yun. Kaya kahit alam natin, matatamaan yung iba, pinapangalat pa rin natin, bakit? Kasi ang ina-expect ng Diyos sa atin, kung mag-unite, magkakaroon ng unity, hindi lahat ng tao. Yan yung malaking sinasabi ng Panginoon, lata unity. Hindi. Iba pa lang yung Bible mo, hindi na tayo mag-unite. Iba yung religion mo, sa'yo, ala. No? Si Kristo para sa'yo is tao lang, hindi tayo mag-iisa. Never. Tayo mag-iisa sa mga yan. Kaya sinabi dito, behold, yung mga magkakapatid, how good and pleasant it is for brethren, yung magkakapatid sa Panginoon, tayo yung pwede mag-unite, hindi sa iba. Pero sabi niya, yung pag nag-unite daw tayo, kasi pwede pa rin tayo magkagulo eh. Mga ligtas sa church, pwede pa rin magkagulo. Pero sabi niya, hindi maganda yun. Kaya maganda, itong mga magkakapatid na to, pag sila nagkaisa, napakagad ng tingnan. Okay. How pleasant it is for brethren to dwell together in unity. So, tanong na huli na lang, tayo ba ay makikipag-isa? Okay? Isa sa mga nasabi natin dito, yung pride. And then, pag tayo nag-unite na ng ating utak, madali na pong mag-unite ng action. Madali na yan kasi isa na utak natin. Isang utak natin, isang pagmuna natin. Amen? So, ano ba yung mga balakid? Yung pride. Alamin natin. Pag sila ako, hindi naman mayabang eh. Lahat po ng tao mayabang. Sa biyaya lang ng Diyos, natutuluan magpakababa. So, yun ang dapat natin gawin. Amen? Okay, let's pray. Mga naman, salamat at pag-alala namin as early church at isimula, napaka-delikado pala na may pride at ibang utak, ibang Bible, ibang philosophy. So, isang church, so we pray na nakita namin ang aming sarili dito, na pwede kami na maging kaisa, pero pwede rin kami maging balakid sa gawain. So we pray na parang po ay maging kaisa. Kung may kailangang i-adjust sa aming ugali, sa aming paniniwala, Panginoon, na nasa hindi naman ang aming salita, para kung gabayan, may kayo makaisa at kapaling one accord, in harmony with your word, with your pure words, na wala namang pala. So we pray na po kayo sa amin, na yung salamat sa manamin yung ginawa. The family of church in present for them will claim na malayo ng bawal sa mga. Kasi mo po ang mga mahal sa buhay at so many Lord, mamaya sa mga pag-ibisa tayo pa rin si Andy Grace Lord, mga sa pag-ibisa tayo. Is there a claim? Amen. Okay. So mamaya po, last test. Amen. Amen.
Yes. Oh, picture, ha? Nakalimutan. Saan namin kita ang picture? Ano na? So... Thank you.